dami na sa sarili mo. Ganito kasi yung nangyari sa tatay ni Lynette eh. Nagkasakit, ospital. Tapos nung gumuti ang pakiramdam, akala ko madi-discharge na namin, pero namatay din. Lola, hindi po mamatay si tatay. Sa naging karanasan ni Chang Susan sa tatay ni Lynette na akala nila noon na bumuti na ang pakiramdam sa pagkakahospital at buong akala ay mailalabas na nila ito ay namatay ito. Kaya pinaghanda na ni Chang Susan sila Annalyn sa maaring mangyari sa tatay RJ niya. Pero si Annalyn ay biglang napatayo at positibo na sinabi sa lola niya Susan na hindi mamamatay ang kanyang tatay. Samantala, may pasyente sa Apex na ina-assist niya Annalyn. Pero hinahanap si Zoe ang legitimate na anak ni Doc RJ na neurosurgeon rin umano at ito ang gusto niyang tumingin sa kanya. Pero si Zoe ayaw puntahan ang pasyente at pinapatawag siya umano ni Doc Ray sa family meeting. Bigla namang nataranta si Annalyn kung ano ang nangyari sa kanyang tatay RJ. Samantala, may kausap itong si Don Pepe na tinatawag siyang daddy. At nakukulitan ito ang babae na nag-explain na na-delay lamang ang kanyang lipad. At sinabi na umaasa siya sa pagkita nila ni Obeng ay makikilala pa rin siya dahil sa tagal ng panahon na hindi nila pagkita. Samantala, hindi nagustuhan ng pasyente ang inaasta ni Annalyn na inuuna daw ang trabaho ni Annalyn kaysa tatay niya RJ na sa hospital rin. Paliwanag ni Annalyn, gustuhin niya man puntahan ang kanyang tatay RJ ay hindi niya magawa at nakaban siya doon. Kaya mas maigi na lamang daw ay may ginagawa itong si Annalyn para sa pasyente kaysa magmukmok na lamang. Sino kaya ang babae na makipagkita dito sa kay Doc RJ? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.